ito na po yung apoy niya. So yung control natin kalahati lang ng blower. So kung nakikita niyo po yung galing sa ilalim, distract niya talaga yung apoy na elixir niya. So kung nakikita niyo, medyo paikot yung apoy natin galing sa baba ng fire distribute niya dito sa 24 holes na butas. So kumpleto po yan. Kahit maraming butas siya, kaya niyang supplyan ng apoy. Diba? So yun ang mga ganda na ating design. Please subscribe naman guys. Maawa kayo sa mangke. Magandang gabi po. So natapos natin itong chamber burner ni Sir Alpi Prado, taga Aklan po si Sir, no. So nagdown na siya ng 1.5. So itong kay Sir LG Pascual, taga Jinsan. So natapos ko na ito. So Sir, lilinisan ko lang ito, Sir. Tapos kung kailan ako makapunta diyan sa Jinsan, dadalhin ko na lang ito para hindi na tayo magbayad ng shipping. Katipid ka din. So at saka itong kay itong i-videotin natin, nabayaran na po ni Sir Rizaldi, no? So natispire natin ito, tapos pinost natin. So nagustuhan ni Sir, gagamitin niya daw ito sa batsuyan niya. Ayan. So Sir, ito na po Sir, balilagyan ko na lang ito ng ring bukas, baba, dalim, lalim, para mayroong support din siya at saka dagdag din tibay, dagdag design. Yan po yung design natin para pag shipping, hindi mabubutas yung karton dito. So dagdag tibay na din yon. So yung tangke niya, detachable lang din, hose lang din papunta dito. So tanggalin natin yung gripo pag pa-ship na, para dyan na lang ilagay. So ito na gusto ni Sir. Nabayaran na po ito ni Sir, no? So maraming salamat Sir Rizaldi sa yung abil na ating heavy duty. So will ka lang. So ngayon itispare natin itong kay Sir Alpi Prado, taga Aklan, para bukas gagawa natin ito ng patungan. Ito, nilagyan natin ng papel at saka counting crudo. So i-open na natin yung blower nya. Yan, kalahati lang muna. So hintayin na lang po natin na maubos yung papel nya at saka crudo, lagyan natin ng oil naman. Ubos na po yung crudo niya at saka yung papel niya. So lagyan na natin siya ng oil. Ito po. Gandahanin na muna natin. Mamatay siya kung pan. So inaalam muna natin yung blower niya. Lagyan lang natin sa gitna. Tapos dagdagan natin siya ng oil. So, sabi kasi nila yung may hinahalo na crudo daw yung oil natin kasi malakas daw. So sa totoo lang, kung hinahaluan mo yan ng crudo, hindi yan mag-blow clean. May kasali yan na yellow. So mas maganda talaga yung oil lang talaga ng engine oil. So ginamit natin na engine oil yung sa Toyota. So, makapira tayo yan. So hintayin na lang natin mag-init. So ito na po yung apoy niya. So yung control natin kalahati lang ng blower. So kung nakikita niyo po yung galing sa ilalim, distract niya talaga yung apoy na elixir niya. So kung nakikita niyo, medyo paikot yung apoy natin galing sa baba ng fire distribute niya dito sa 24 holes na butas. So kumpleto po yan. Kahit maraming butas siya, kaya niyang supplyan ng apoy. Diba? So yun ang mga ganda na ating design. So yan po yung panel. Yan. So kung nakikita niyo po, i-distract niya po muna yung
palisir na papunta sa puwit ng kaliro para hindi siya masyadong pressure na laser talaga yung papunta sa puwit. Ayan. So nakikita nyo galing sa baba na apoyo, medyo paikot siya papunta dito. Ganyan o, paikot siya. So lahat na 24 holes yan lahat, na-distribute niya ng apoy. Diba? So yun ang napakagandang design ng ating burner. So, meron tayong ginawang medyo paikot dyan na butas para i-kompletuhin nyo talaga yung 24 holes na butas dyan sa taas. So hindi po siya mabaho yung uwil kasi 16 holes na naman yung sa liig na linagay natin para i-trap niya talaga yung galing sa ilalim. So kung nakikita nyo, bago niya ilabas, blue flame talaga siya. Ayan. Saka sunog na sunog talaga yung apoy niya bago niya ilabas. Ayan po yung kanya. Tingnan nyo po. So wala siyang halong yellow, no? Kasi naluluto talaga yung uwil. So ayan. So lakasan natin konti. Wala ng uwil pala. So dagdagan natin siya ng uwil. So ispire muna ito. Ito kay Sir taga-aklan. Kay Sir Alpi Prado. Yan. So yung ano naman, kita yung uwil sa ilalim. Yan. O, dinidistract niya talaga. Yan. Dinidistract niya. Tapos meron tayong ginawa dyan na butas na para pang paikot sa apoy papaakyat. Yan. So kalahati lang yung blower natin. So kung lakasan natin, i-pull natin, oh, tingnan nyo, pressurized talaga siya. So hindi pa masyadong mainit yung uwil. Mamaya mainit na yan. Up lang muna natin. Pikaganda, no? So ako satisfied na talaga ako nito na butas nito ng ating burner. Dati, oh, dati kasi yung ginawa natin, no, kahit walo lang yung paakyat niya, kulang pa rin yung iba. Kasi mayroon pa tayong kulang pala sa ilalim. So ito talaga perfect na talaga sa akin ito. Yan. So marami kaya maraming nag-order ngayon, no, kasi sa dito na burner natin. At yung mga nakabili naman na unang gawa natin na ano, ibang sukat kasi yung chamber nito. Yung dati natin iba rin sukat. Kaya nag-improve na tayo, nag-incrove. Kaya na-improve natin, ito yung kinalabasan niya. So kung nakikita yung galing dito, yun yung purpose niya na i-distract niya yung laser papunta akyat sa puwit. So yan yung purpose niya. Pero kung lagyan mo siya ng pan, makikita mo talaga siya na linilaser, pero hindi siya masyadong pressure yung laser niya papunta sa puwit kasi dinidistract galing sa chamber dito sa gilid. So yan po yung purpose niya. Yan, oh, napakaganda, oh. So try natin ipa-pressurize kasi kalahati pa lang ito, eh. So i-pressurize natin. Yan, kalahati. I-pull natin. Yan. Yan, oh, pressurize, oh. Yan. So yung apoy niya, oh, pressurize na lang. So wala na tayo yung wala na, painalan natin para marinig yung boses natin. So wala na tayo nung paano. Mamaya na lang, gamitin ko pa. Andali lang, kunin ko. Gamitin ko pa dyan. So wala na tayo yung design natin yung palabas na talaga yung apoy. So dyan na lang sa kon. Talagang may, napakainit. At itong burner natin, pwede natin siya itong pain-in. So pain-in natin. Yan. Ayun, napatay yung blower niya. Dali lang, i-control mo natin yung blower niya. So yan, oh. So main in mo siya. So kung nakikita niyo, oh. So distribute niya talaga yung 24 holes, oh. Parang gasol na talaga siya, ba? Yan. So kung nagsasahing ganyan, perfect na talaga yung paniniin. Yan. Ito talaga yung pang-household natin. So
So far kung nakikita yung mga una nating video, yung mga review ng mga nakabili sa atin, nitiks natin. So napakaganda. So ayan po. Yan na po yung itong order na burner chamber ni Sir Alpi Alfredo. So bukas lagyan natin ng patungan yan. So magandang gabi po sa lahat. Thank you po. Maraming salamat po sa panonood. Hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe naman at i-click nyo ang notification bell para ma-update kayo palagi sa aking mga bagong mga video.